Convention Center ang ating pong kasamang si Julius Babaw. Julius? Yes, Ted. Nandito nga tayo ngayon sa ELJ Center Road kung saan abala na ngayon ang ating mga volunteers sa pagtanggap at pagre-repack ng mga pagkain, damit at iba pang pangangailangan ng mga nasalanta ng bagyo. Kung iyong mapapansin, Ted, at mga kaibigan, tayo po ay putikan ngayon dito. Ayan. Ito ho, pakita natin, no? Tayo po ay putikan dahil kagagaling lang po natin sa Rodriguez Rizal kung saan marami po mga residente ang kasalukuyan pa rin namumroblema doon. Ang kanilang mga kabahayan po, halos 100% po ng mga bahay doon at mga kalsada ay natabunan ho ng makapal na putik. Abangan nyo po mamaya ang ulat natin tungkol dyan. Samantala, marami pa rin mga lumikas na ilang mga residenteng naapektuhan ng landslide sa Antipolo. Umaapila rin po ng tulong sa gobyerno ang daang-daang pamilyang nawalan ng tirahan. Exclusive ng Papatrol, Dominic Almelor. Saan po kami titira? Saan kami titira? Saan kami pupunta? Anong ginagawa ng gobyerno sa amin? Naghihimutok sa galit si Mang Boy habang ibinubulalas ang kanyang sama ng loob. Delikado man sa landslide ang kinatatayuan ng bahay nila. Hindi raw siya aalis dito sa Barangay San Jose kahit pa hinagupit sila ng flash flood. Sana magising kayo, hindi yung puro bakbaka gaya ng bakbaka sa Senado! Sinisisi naman ng barangay ang mga residenteng hindi nakinig sa kanilang babala bago pa mangyari ang trahedya. Tulad na lang daw ng pamilya Getraga, nasawi sa kanilang buntis na si Lilith at asawang si Deo Grasas. Sinabihan po rin namin sila na lumikas na kayo, kaya lang ayaw po nila kagad lumikas. Ang lalaking ito ang isa sa mga nagkubahog na iligtas ang apat na anak ng mag-asawang Getraga na nooy natabunan na ng gumuhong lupa. Nahugot namin mga bata, medyo umano ng kuryente. Tumalo na ako, naiwan ko na isang bota ko. Nandito ko ngayon sa bahagi ng dumpsite ng Barangay San Luis kung saan nagsimula yung landslide noong Sabado. Isang bahay yung tinangay at natabunan dito at kung makikita ninyo, nakabitin na yung mga bahay doon sa itaas. At yung napakalawak na uka ng lupa na yan na nalikha matapos ngang gumuho yung lupa, ganyan kalaki yung lupang rumagasa pa ibaba doon sa sitio Sampalukan kung saan maraming bahay ang natabunan at nawasak, kabilang na ang bahay ng pitong batang magpipinsan na nabaon ng buhay. Plano naman ni Antipolo Mayor Danilo Leyble na ilipat sila sa ligtas na relocation site. Patuloy naman ang pamimigay ng relief goods sa mga nasalanta ng bagyo, pati na rin ang tulong pinansyal sa mga nawalan ng tirahan. Dominic Almelor, Patron ng Pilipino. Umupa na rin ang tubig sa Tumana sa Marikina, pero sa hirap na dinanas ng mga residente, tila matatagalan pa raw daw bago tuluyang mabura ang mga bakas ng trahedya. At live mula sa Marikina City, nagpapatrol, Atong Maraulio. Julius, ayon sa pinakahuling datos ng lokal na pamahalaan ngayong hapon, umabot na sa 54 ang mga natatagpo ang bangkay dito sa Marikina, pero 24 lamang dyan ang kumpirmadong taga dito sa lungsod. Pinakamarami ang nasawi sa Barangay Tumana. Sa paghupa ng tubig baha sa Tumana, unang inatupag ng mga residente ang paglilinis. Balde-baldeng putik ang kinailangang salukin sa loob ng kanilang mga bahay. Pati ang mga damit na tinangay ng tubig nakapila para labhan. Pero kahit payata magpaltos ang kamay nila sa kakakuskos, hindi matanggal-tanggal ang putik at duming pamana ng sakuna. Para sa isang bansang madalas samahan ng mga kalamidad, sinasabing mabilis makabangon ng mga Pinoy. Pero ang alaala ng nagdaang trahedya ang bumabagabag sa marami ngayon. Sa aming ding pag-ikot, ang bawat makausap namin may malagim na kwento tungkol sa bagyo. Ang bahay doon na naanod, may merong mga pamilya. Meron doon na limang pamilya na naghingi ng... Pero hindi naman lahat kwento ng kasawian. Tampok din ang pagtulong ng mga ordinaryong tao sa mga nasalanta ng bagyo. Evacuation center na ngayon ang simbahang ito sa Tumana para sa 200 residente. Lahat ng pagkain, tubig at damit ay pinapamigay mula mismo sa bulsa ng Korean missionaries. Malaki man ang pasasalamat dahil nagkaroon ng masisilungan sa karamihan sa kanila, nangingibabaw pa rin ang pait ng trahedya. Ito ng gamit namin na ubus. Wala pong natira. Ito pong damit ko nung Sabado po ito. Wala ko talaga kaming pera. Samantala, kahabang-habang ngayon ang sitwasyon ng mga nagsisiksikang residente sa ilang evacuation center sa Marikina. Sa Provident Village, winasakman ng baha ang maraming tindahan. Pinagtsatsagaan pa rin bilhin ng mga tao ang mga panindang nabalutan na ng putik. Nagpapatrol, Sol Aragones. Bukod sa mga bahay na winasak ng baha dito sa Provident Village, niragasari ng putik ang mga tindahan. Si Mang Reynaldo,
nanlulumo dahil ang negosyong itinaguyod sa loob ng 30 taon, puno na ngayon ng putik. Ang kanyang mga tindang bigas, tumigas na dahil nahaluan na ng putik. Sabi ko eh, kasi malakas ang ulan eh. Sabi ko na lang sa kanila, Diyos ang lumikha ng ulan. Ang mga pagpatailan at mga pagpababa niyan, Diyos lang. Pero ang masaklap, binibili pa rin ito ng mga tao kahit napakarumi na dahil marahil sa matinding gutom. Sa Bayan-Bayanan Concepcion naman, tirik na ang araw, mahaba pa rin ang pila para sa relief goods na pinamamahagi ng kapatidan ng Iglesia ni Cristo. Si Girlie nga, nakisiksik, alang-alang ko siyang nabuang sanggol na ilang araw nang naghahanap ng gatas. Nakawala ko sa anak ko eh. Nanghingi talaga siya ng gatas eh, wala akong bibigay. Sa barangay ng Ka, tumamba din sa amin ng mga putikan digdaan at hindi kaaya-ayang amoy ng paligid. Ito ang barangay ng Ka, ang dulo at huling barangay dito sa Marikina. Ayon sa mga tao dito, ang hinaing nila mula daw ng bumagyo hanggang sa mga oras na ito ay tila hindi sila dinadalaw ng mga rescuer. Wala rin daw tulong na nakakaabot sa kanila. Tila hindi daw alam ng mga tao kung gaano kalunos-lunos ang sitwasyong sinasapit nila sa ngayon. Kung makikita nyo ngayon sa likod ko, nagpatong-patong na mga sasakyan, may mga bumaliktad pa. Sa isang paaralang ginawang evacuation center, pinagtatasya ang mahigit 2,000 pamilya sa 38 classrooms. Kaya maging ang mga pasilyo, tulugan na rin ang mga tao. Problema ang kawalan ng maiinom na tubig at mga palikuran. Sana bigyan nyo kami ng pagkain. At kung kwan po, tutulungan nyo kami, bigyan nyo po kami ng panggawa, kahit kahoy lang, uyero. Mahirap lalo para sa mga bata ang kalagayan sa evacuation center. Kaya nagsusumamo sila ng tulong mula sa mga taong mas pinalad ng sitwasyon kaysa sa kanila. Sol Aragones, Patrol ng Pilipino.